Hello mga kalutong tinapay and welcome muli sa ating channel. For today's video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko niluluto o ipiniprepare muna yung mga palaman na inilalagay ko sa mga sandwiches na itinitinda namin sa bakery. Medyo marami kasing nagre-request ito na ipakita ko naman sa bakery vlog ko yung paano ko ginagawa nga o niluluto yung mga palaman na ito. Sa una mga bakery vlog kasi na ginawa ko, ay diretso kagad yon sa paggawa ng tinapay. Pero lagi po bago ko gumawa ng tinapay, ay iniluluto ko muna yung mga palaman na gagamitin ko na pampalaman. At ngayon nga, uunahin kong gumawa ng tuna sandwich. Yung gagawin kong tuna sandwich ay gawa sa fresh na tuna. Hindi ito yung tulingan, hindi ito yung tambakol o yung gulyasan. Ito talaga yung tuna na nabibili sa market na tagti 300 o 280 pesos per kilo. Mas magandang gamitin to kasi mas marami yung kinakalabasan at mas nakakamura compared dun sa mga pre-made na tuna. So ang una kong gagawin dito ay tatanggalin ko muna yung mga balat kasi meron itong mga pinong-pinong mga kaliski, so tatanggalin ko yung mga balat. Tapos syempre yung mga maliliit na tinik na natitira, tatanggalin din yon. Tapos ilalaga natin to kasama yung ibang pampalasa para matanggal yung lansa niya. Maglalagay ako dito ng mga nasa 2 thumbs ng luya. Hindi ko na binalatan ito, basta ko na lang hiniwa. Maglalagay rin ako dito ng 2 pirasong maliit na sibuyas. Tapos maglalagay tayo dito ng toyo, asin at saka ng suka. Yung mga common na pampatanggal talaga ng lansa. Kasi ipapalaman natin to sa tinapay, so dapat talaga wala kang malalasahang lansa, walang fishy taste. Kaya ilalaga natin to ng 2 beses at didrain natin yung pinaglagaan. Sa unang paglalaga natin, kailangan natin itong pakuluan ng nasa 20 minutes. Tapos ididrain natin yung tubig kasama yung mga pampalasang nilagay natin. Tapos lalagyan ko ulit yun ng tubig. Tapos ilalaga ulit natin yun for another 20 minutes. Tapos drain ulit. Tapos tsaka ko siya papalamigin at tudurugin. And then tsaka titimplahan. So kapag ka hindi naman ako gumagawa ng video, talagang ina-eyeball ko lang yung pagtitimpla dito. Kasi sanay na sanay ko nang gawin ito dahil for 10 years, pareho-pareho lagi yung ginagawa ko, so kabisado ko na talaga yung mga timpla. Mini-measure ko lang talaga yung mga ingredients kapag ka ipapakita ko na sa inyo o ibibigay ko na yung mismong recipe. So pagkatapos habang pinapakuluan natin yung ating tuna, gagawa naman ako ng palaman ng empanada at saka ng toasted siopaw. Pwedeng isang karne na lang yon at isang luto na lang yung ipampapalaman natin. Bale, magluluto ako ng pang toasted siopaw na asado flavor ng nasa 4 kilong breast fillet, and then ilalagay ko to sa pressure cooker o sa pressure ko to lulutuin para yung kanyang texture ng manok ay parang maging corned beef. Mas maraming kinakalabasan yon kapag ka pinapalaman sa tinapay, and mas kitang kita ng customer na maraming palaman kapag ka ganito yung ginagawa ko compare sa giniling. Itong mga ipinapakita ko dito, parang kung hindi ako nagkakamali ay nagawan ko na rin ng recipe video, pero parang ang natatandaan ko sa toasted siopaw ay giniling yung ginamit ko. Depende kasi yon sa kung ano yung available sa market namin, kung saan ako mas makakamura. Lalo na ngayon na medyo mas mahal yung baboy, kaya laging manok ngayon ang ginagamit ko. So dito naglagay lang ako ng nasa 2 cups ng toyo, ng paminta, ng asin, ng onion powder, tsaka garlic powder. Mas magandang gamitin yon kasi mas mahaba yung itinatagal ng palaman kapag ka onion powder at garlic powder compared dun sa fresh ang gagamitin. Then naglagay lang ako dito ng anise, tapos ng 5 spice, tapos ng tubig, tsaka ako to isasalang sa pressure cooker ng nasa 40 minutes hanggang sa lumambot siya. Pagkatapos, ididrain ko na yung tuna, tatanggalin ko lahat ng tubig, tsaka yung mga spices, tapos lalagyan ko ulit ito ng tubig, tapos ilalaga ko ulit. Dito naman, manok pa rin yung gagawin natin. Gagawa naman ako dito ng chicken salad sandwich. Nang natatandaan ko, gumawa na rin ako ng recipe video nito. Tapos, mga nasa 1 kilo lang yon. Mamaya ko to gagawin. Hinati ko lang siya. Tapos, papakuluan ko lang to hanggang sa lumambot. Tapos ay dudurugin o hihimayin. Tsaka natin lalagyan ng pampalasa.
And then manok pa rin yung susunod kong gagawin. Magpi-fillet ako dito o papanipisin ko yung manok. Ginagamit naman namin to, piniprito namin to tuwing umaga kasi ang ginagawa ko dito ay yung parang sa zinger ng KFC o chicken fillet ng McDo, gumagawa kami noon dun sa aming bakery. Bali, titimplahan ko lang to ng gatas at saka ng mga pampalasa para maging moist at tender pa rin yung chicken kahit i-deep fried natin at saka manipis lang yung laman na mapupunta doon sa mga burger. Panipisin ko lang tong mga manok na to hanggang sa lumapad siya and then titimplahan ko to ng evaporated milk, ng asin, ng paminta, ng garlic powder at saka ng iba pampalasa na kung may anong meron akong available. And then pagkatapos nun, ilalagay ko to sa ref at kinabukasan nga namin to, ipiprito pa. Alam ko makaka-relate dito yung mga kaibigan at kababayan natin na nasa food industry, sa mga taong nagtatrabaho sa restaurant, sa mga karinderya, sa mga bakery, kasi kailangan mong i-prepare yung ibang ingredients mo, ibang putahe mo ahead, yung mga sauces, yung mga pantimpla, yung mga kailangan gamitin, nahihiwain. Ganon talaga sa food industry, kaya kung hindi mo talaga passion ito, talagang mababurnout ka at kasi napaka time consuming at saka nakakapagod talaga. So ito na yung pangalawang pagtatapo natin ng pinakuluan ng tuna, this time mula na itong lansa at fishy taste. So ito papalamigin ko na lang to para madurog at matimplahan. Tapos this time ipapalalagyan ko na rin ng tubig yung manok para papakuluan. Then papalambutin ko lang to para na rin ma-shred ko mamaya and then matimplahan ulit. Meron naman ako ditong 2 kilong giniling na baka. Titimplahan ko naman to para gawing burger patties. So dito gagamit ako ng leftover na tinapay. Igigiling ko to dun sa food processor para mapino siya, maging crumbs. And then lalagay ko to dun sa ating extender, dun sa ating beef patties. So mga kailangan ko dito nasa 2 cups lang. Ginagamit ko rin to as binder. Mas mura kasi nga bakery kami, lagi akong meron talagang leftover na buns na pwedeng magamit para dito. Kung wala naman kayong leftover na tinapay o ng loaf, pwede kayong gumamit ng breadcrumbs. So pagkalagay ko dito sa ating giniling, maglalagay din ako sa food processor ng isang malaking sibuyas and then titimplahan ko rin to. Tsaka ko ilalagay dun sa ating giniling and then lalagyan ko rin yun ng 2 pirasong itlog para nga binder na din para pagka niluto natin siya, hindi siya maghihiwalay-hiwalay. So itong burger patties ay niluluto rin namin kinaumagahan at hindi namin to niluluto ahead. Piniprepare ko lang talaga to tapos ilalagay ko na sa freezer. So sa mga timplang gagawin ko dito, the usual, maglalagay ako ng paminta, asin, pagka meron akong oregano powder, nilalagyan ko rin to, tapos garlic powder, yun lang, tapos maglalagay din ako dito ng 2 pirasong itlog, then nahaluin ko na to, titimbangin, bibilugin, tapos ipa-flatten ko to, gagamitan ko to ng cupcake liner para hindi siya magdikit-dikit at makasave tayo ng space paglalagay natin siya sa freezer. Gumagawa talaga ako ng homemade nito kaysa bumili ng pre-made kasi syempre mas malaking diferensya ng lasa at saka ng dami kapag kagagawa ka ng homemade. Dito sa 2 kilong giniling na to, makakagawa ako ng 62 pieces na patties. So binibenta ko yun for 30 pesos each. Depende pagka meron akong lettuce na inilagay na tapos may special sauces pa, tumataas yun ng 40 pesos. Mas maliit kasi yung costing ko kasi ako rin mismo yung gumagawa ng bun na ginagamit namin. So itong baka naman na to, nabibili ko lang to for 280 pesos. Meron talagang murang nabibilang baka kasi sa tingin ko kalabaw to o hindi ko alam pero sabi nila baka. Pero sa tingin ko kalabaw, so yun lang. Kung saan makakamura, syempre basta quality naman, sariwa, hindi maanggo, hindi mo makikitang luma. Mas maganda na rin gamitin, at least mas malaki yung tutubuin mo, pero masarap at marami yung serving na maipipresent mo sa customer. So after nun, makikita nyo gumagamit na ako ng gloves. Ginagamitan ko lang ng gloves yung pagkain na ginagawa ko o piniprepare ko kapag hindi na siya lulutuin. So makikita nyo dito, hinihimay ko yung tuna, tinatanggal ko kung may natira pang mga tinik, and then pipinuhin ko yon, then maggagawa na rin ako ng mga pampalasa.
Maglalagay ako dito ng carrots, ng sibuyas, ng celery, ng green at saka red bell pepper, tapos ilalagay ko to sa food processor. Sa mga nagtitinda dyan ng pagkain, nagpe-prepare, good investment po yung food processor kasi tipid sa time kasi hindi ka na maghihiwa-hiwa, hindi ka rin masyadong masusugatan. Ako talaga pagka walang food processor, talagang bumibili ako kahit mumurahin kung wala pang budget. Kasi nga, kailangan ko to kasi marami akong hinihiwa, marami akong ginagawa. So kapag na-pulse ko na yung mga gulay na hiniwa natin sa food processor, kalahati lang ang ilalagay ko dito kasi yung kalahati ilalagay ko naman doon para doon sa ating chicken. Naglagay din ako dito ng pickle relish, tapos naglagay na rin ako ng mayonnaise, ng mustard sauce, tapos sahaluin ko lang to, ililipat ko sa container, tapos ilalagay ko na sa ref. Kung maaalala nyo yung manok na nilagay natin kanina, na-drain ko na rin yun, tapos pinalamig, tsaka ko hinimay, tapos yung mga pampalasang ginamit natin dun sa tuna, yun na rin yung ginamit ko, nilagyan ko ng mayonnaise, ng mustard sauce, ng pickle relish, ng asin, ng paminta, and then inilipat ko sa container, tapos ilalagay ko na rin to sa ref. Pagkatapos, malambot na yung ating manok na para sa toasted siopaw. Bali, dudurugin ko lang to, tapos papakuluan ulit. Lalagyan ng pampalapot, titikman kung tama na yung lasa. And then, tsaka natin to lalagay ulit sa container para mas mabilis siyang lumamig. Para ready na siya kapag kagamitin natin. And then, yun na yung mga palaman na ginagawa ko for today para paninda namin bukas. Meron pa rin akong gagawin na egg salad sandwich. Bali, piniprepare ko yun ng umaga kasi madali yung masira kaya hindi mo yun pwedeng iprepare ahead. So, ngayon magagawa na tayo ng usual kong ginagawa sa bakery, yung paggagawa ng mga buns, ng mga monay, tsaka yung mga gagamitin natin para sa sandwiches. Gagawa rin ako ng mga bars, ng mga cookies, ng cake, banana cake, chocolate cake, mga ganon katulad ng mga pinakita ko nung nakaraan. Disclaimer lang, hindi tayo sponsored ng Liwanag na Kandila. Ang ginagamit ko lang talaga pag magbe-bake ako ay yung mga free na t-shirt o yung mga lumang t-shirt at saka damit para naman hindi sayang kasi syempre, nagbe-bake tayo, nagluluto, madudumihan at madudumihan yan.
So ayun, nag-start ako gumawa ng alauna. Sigurado akong matatapos ako nito mga alas 2 na o alas 3 na ng madaling araw. Ganun talaga, medyo nakakapagod, medyo nakaka-burnout. Pero pagkatapos mo naman gawin lahat, matapos mo lahat ng kailangan mong gawin, maibenta na lahat ng mga paninda na nagawa mo, doon na masarap sa pakiramdam. Kaya saludo talaga ako sa mga nasa food industry, kahit yung mga nasa karinderya lang. Kasi sobrang daming dapat gawin, masyadong mapagod, masyadong matrabaho. Pero syempre, meron talaga at meron kailangan gumawa nito para mapagsilbihan yung mga kapwa natin na umaasa lang sa mga binibiling pagkain, katulad nito, tinapay, mga sandwiches, mga matamis. Yun nga pala, gumagawa pa ako na dito ng Bake Mac, tapos gumagawa pa rin kami, nagtitinda pa rin kami ng palamig. Nagpapalaman din kami dito ng hotdog, ng footlong, ng ham and cheese. Marami pa talaga kaming paninda na hindi ko pa naipakita dito. So, sa susunod na lang siguro ulit, gagawa na tayo ng isang buong bakery vlog kung kakayanin. So ayun, sa mga taong nasa linya ay ang food business, kapit lang, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, maraming nabubusog. Tiwala at tiyaga lang, sigurado ko magpo-prosper din yung business nyo. Tiyaga lang talaga, kung napapagod, syempre kailangan magpahinga, pero wag na wag titigil. So ayun, ito muli ang inyong lutong tinapay. Maraming salamat sa inyong suporta. Magkita-kita tayong muli sa susunod ka pa mga video. Bye-bye! Thank you.